2,000 RPM lang. Nakatulo ba online yung pedal natin? Yun guys, ito yung unit natin. Sina po magkaida yun eh. Ang problema dito, low power. Isuzu D-Max. So ayan, 3.0. Wala nang intro, simula agad tayo. Sa problema ni? Low power na boss. Low power? Oo. Pandaro na ko ha. May pito sa boss. Sige engine, gina no. Bayo-bay na pugdaga no, kahit 300,000 ha. Observe lang muna natin. Ah. Kita natin dito na 2,000 RPM lang yung inabot. Nakatudubaon na yung accelerator pedal dito. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung paa ko. Wala tong himasa. Dahil sa wala talaga ay binuksan na namin yung hole dito. Narinig natin yung andar na parang galingan ng bato. Mana man ikuan eh oh, intake cleaning oh. Mana ni oh, sino naman, gear cleaning. Okay, okay. Ito yung trouble code natin. May anim tayo dito na trouble code. Tandaan nyo yung mga trouble code natin. I-step by step natin para maubos yung mga code. Tinry kong burahin yung code dito pero hindi pa rin nabura. Kaya ang ginawa ko dito ay pinatanggal ko lang muna tong pedal sensor. Tapusin nyo yung video natin at intindihin yung mga nangyayari para may idea kayo pag nangyari ito sa inyo. Ayan. Ito yung pedal sensor natin. Hindi na to pwedeng i-repair. Medyo delikado kasi. Ah, bili ka dun. Okay lang, surplus ha. Nung sinipa ko kasi yung pedal ay tumaas yung RPM. Na? Surplus? Surplus. Oh, no, pariha ba? Ah, may baguan eh, gani? Kaya may bago. Okay, kabit mo. Kinabit na nung kasama ko yung pedal sensor natin. Tapos dito naman tayo. Ah, low power. Dahil yung trouble code natin ay 6 yun. Yung 6 ay dalawang parts yung sinabi doon. So isa ito sa nakita sa trouble code natin. Dahil sa pwede naman tong buksan. Kaya ang gagawin namin dito ay lilinisan namin to. Dahil sa marami nang nag-vlog ng panglinis nito ay fast forward na tayo. So dito ay kinabit na namin yung throttle natin. Huwag kayong magreklamo bakit nag-fast forward tayo dito. Tapusin nyo lang yung video para malaman ninyo kung bakit tayo nag-fast forward. So ayan, tuwang-tuwang yung trabaho ng butterfly na to. I-challenge ko lang kayo dito sa kasama ko. Ayan, tingnan ninyo yung kamay ng mekaniko dito. Muna yung mga pinaka-chief mekaniko. Muna itagiya sa kwan. Itagiya sa patsamba. May relo, sing-sing, pulsiras at quintas pa yung mekaniko namin. Pero panis pa rin yan sa pendant na gamit ko. So dito ay sa awa ng Diyos, umandar pa rin yung engine. Okay. Ngayon ay dito na tayo. Tingnan na natin kung ano na ba yung nangyari sa mga trouble code. 6 kasi yung trouble code natin kanina. Kita natin dito na may natira pa rin. Kita natin dito sa ibabaw ng screen yung lumang trouble code. So kayo na yung pumili kung alin ba dun yung nawala. Dito ay tinanggal namin ulit yung throttle. Aksin. Politik bago ito ko. Isla na bago dito. Bubutasan natin yung bulsa ng may-ari. Na ba kay Pisa? Na? Suplas? Mga lang, hama sampol. O, brand new lagi o. Ngayon, pag hindi pa rin to naging okay, papalitan natin to ng buong engine. Kita natin dito na same lang naman yung mukha ng parts. Ang hindi lang parehas ay yung pitaka. Pero wala man sa butterfly ang problema na. Nasa kuan? Yahang TPS ba? Hindi naman pang siya. Oo, guba ang sensor. Ano ba ganiti? Ayan, ano ba? Anong kani-kani sa aksel ba ni? Ang sa throttle niya, kaniyahang motor ni okay pa ni. Pero kaniyahang pedal, mamo niyahang mo accelerate diri, mamo niyahang kundri. Namo ni sa ilalom, niyahang gong guru.
Sigurado naman tayo dito na may papayat na namang pitaka ngayon. Siyempre pag may papayat na pitaka, meron ding tatambok. So ayan, dito na tayo at i-observe natin kung okay na ba to. Sana lang ngayon ay mawala na yung check engine at lalakas na yung power. Deha, pandaro na ko ha. Ayun. Okay pa sa all right. Rutis, rutis. Away mahayi ako. So ayan, nag-rutis na tayo. 100. Try na nating paabuti na naman to ng 100 ang takbo. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito ay maraming salamat sa iyo. Pwede ka nang mag-comment kasi sigurado akong may idea ka na. Kwarta na kanina. Kwarta lang yan guys. Hindi pa tayo nakakinta kasi mahirap mag-drive ng naka-video.